Hello mga Kambos Love, kamusta po kayo? And for this video, i-share ko na po sa inyo kung magkano nga ba ang kitaan ng isang tok-tok rider, kung meron ba talaga silang salary o dumidepende lamang po sila sa kanilang mga booking. Ang video ito ay para po sa inyo. Yan guys, kung kayo po ay mag-start na bilang isang tok-tok rider, so kailangan nyo po munang i-download itong app na to. Yan, sa Play Store. Yan guys. Na-download ko na po siya, so papakita ko po sa inyo yung flow ng pagbubooking. Yan, pindutin mo lang po yan. So magiging ganyan po siya kapag ka na-download nyo na po. Then, papakita ko po sa inyo yung laman ng wallet. So, kailangan po talaga meron siyang laman. Kasi dyan po magbibase yung bawat booking nyo, dyan po ibabawas yan. Then, papakita ko po sa inyo kung paano kayo magbooking at paano po kayo kikita. Yan guys, ito po yung sample. Yan, sa asawa ko. Yan po yung natitira niyang credit. Before po kasi ito is 300. So, bawat po booking niya, nababawasan po yan, depende po sa kilometer o layo ng booking o layo po ng sender at recipient. Yan po, ito yung 51. Sample po yan, pakita ko po sa inyo yung history ng kanyang mga booking. So, ayan po, mga delivery completion, yung mga nabawas, 38, 29. Depende po yan sa layo ng booking. Yan guys, pakita ko po sa inyo mga sample. Yan guys, so ito po ang sinasabi ko sa inyo yung sample. Ito po nung May 17, so medyo malayo po siya kaya naging credit niya po is 3860. Yung credit cost po na sinasabi is, ayan po yung layo, 27.53 kilometers. So ayan po yung mababawas sa inyo, sa inyong credit wallet. So, tuturuan ko po sa inyo mamaya kung paano po kayo o paano po magiging computation ng inyong magiging sahod. Yan guys, iba-iba po siya. Ayan, marami po. Depende po sa layo. Yan, may 15.40. Depende po sa layo talaga yan guys. Yan. So, i-compute natin. Itong 38, yan, 38.60 ah. So, 38.60. Okay, yung 38.60 na po yan, ayan po yung mabawas sa inyong rider wallet. Balikan po natin. Yan, yung 38.60, yan po yung mabawas sa inyong rider wallet. So, dapat itatabi nyo na po yan. Para pag kayo na po ay nagpa-reload, meron po kayong bubunutin na idadagdag po sa inyong panibagong wallet po, na laman po ng inyong rider app. So, ito po ang magiging kita ninyo. Yung 193 pesos na po yan. Yan po yung ibabayad sa inyo ng sender papunta po sa receiver. Ito pong si Kathleen, Miss Kathleen. Yan, 193. Yan po yung sample nakita po natin, ha? 193. So, kung 193 pesos po, ibabawas natin. O, sample, 193. So, syempre, i-release natin yung 32.30. Yan. Yung kalalabasan po nun, yan. Ibawas din po natin yung gas, syempre. Magbawas din po tayo ng 50 pesos na gas. 193 plus 32 plus 50 na gas. So, magiging total po niya, yun po yung kita nyo sa loob ng isang araw. Ngayon po, kung kayo po ay suswertihin, makakapag-book po uli kayo, so, mas maganda po ang magiging kita ninyo o magiging income ninyo sa loob ng isang araw. Kung masipag-sipag naman po, siguro magiging triple. So, lagi nyo pong tatandaan, guys, yan, halimbawa, 262, ayan po yung magiging kita ninyo kapag po kayo ay nakakuha ng booking. Ileless nyo po yung credit cost para po sa inyong rider wallet. Ileless nyo rin po yung gasolina, kahit pa paano, para po kayo ay hindi maubusan ng gasolina, ma-stack pa po kayo. Yun po yung palagi nyong iisipin, lagi nyo pong ibabawas para po kayo ay merong magandang kita. So, mas maganda po kung halimbawa makapaghatid po kayo, then, pabalik, meron pa rin po kayong magiging booking. So, paano po nga ba mag-book? Ganito lang po, guys, ha? So, refresh nyo lang po siya palagi.
Kasi automatic po yan, may papasok po na booking dyan. Yan. Antay-antay lang po. Wala po, wala. Ang depende po kasi ang signal po niyan eh. Kasi minsan dito sa loob ng bahay namin, matagal. Yan. O kaya i-offline natin. Alisin muna natin tong ano. Then click niyo po ito. Matagal. Up in po. Ah, nawala. Yan. Tapos internal. Clear catch nyo lang. Then balik po tayo doon. Meron pa siya. Hindi siya na-clear catch. Ayan. Zero na. Yan. Balik po tayo doon. Then, antay ulit tayo ng booking. So, online uli natin. So, refresh lang. Ah, kasi ngayon gabi na. So, baka hindi ako makakuha ng booking. So, refresh mo lang. Antay-antay mo lang makakakuha ka ng booking dyan. So, yan guys. Kung tayo po ay nagsisimula pa lang, parang hindi pa ito makakabuhay para sa ating pamilya kasi nagsisimula pa lang ang tok-tok. So, kukunti pa lang po yung what I observe is, kukunti pa lang po yung nagpapabook dyan kasi kukunti pa rin yung mga rider. So, siguro pag tumagal-tagal, makakabawi na rin and magiging maganda na rin siguro yung kitaan sa pagiging driver ng tok-tok. Maging tiyaga-tiyaga lang po tayo, katulad po ng asawa ko is nagtiyaga din lang. Pag may part-time po siya, part-time niya lang po talaga to. Pag wala po siyang biyahe ng tricycle, so ginagawa niya po ito as part-time. Yan. So medyo wala kasi gabi na, tsaka nasa loob kasi ako ng bahay, so siguro mahina yung signal. And guys, ang abot nga pala ng booking is nasa 3 kilometer radius. So, kahit medyo malayo-layo yan, umaabot yan ng 3 kilometer. So, yan guys, basta ganito gagawin nyo ha. Pag may pumasok na booking sample, yan, booking. Yan. I-accept nyo lang po. May accept na po lalabas dyan. Ito kasi na-book na to eh. So, pag na-accept na yung booking, accept nyo lang siya. Tapos, ito, on my way to pick up the item. So, kiklik mo rin yan bago kayo pumunta doon sa inyong delivery. Ito advice ko guys ha, para po ma-cancel nyo halimbawa kasi depende po kasi yung booking nyo sa bigat ng items. Ang allowed po kasi ng tok-tok is dapat po hindi masyado mabigat para po sa kontak ng mga driver. So ayan guys, kailangan nyo rin palang kontakin muna yung rider ay yung sender o yung magpapadala, then yung recipient. Ayan guys, pag nakuha nyo na yung items, pipicturan nyo siya. Then, pagka napadala nyo na rin, kailangan picturing po siya. Para may proof po kayo na naipadala nyo na yung items. Again, huwag nyo muna siguro i-click yung on my way para po in case po na halimbawa na hindi kayo nagkasundo ng sender. Kasi po may mga items po talaga na pinagbabawal. So, madali pong makancel po ito ng operator nyo. So, tawagan nyo lang po yung operator nyo para po makancel niya. Kasi, pag na-click nyo na po itong on my way to pick up the items, hindi na agad-agad makakancel yan. So, kailangan siguro pag nagkasundo na kayo ng sender o napakiusapan nyo yung sender na bawal, saka mo itong i-ano na lang itong on my way to pick up the items. Ayan guys, ganyan lang po siya kadali. Papasok na po yan. Yan. So, okay naman ang kitaan niya, basta masipag ka lang, tiyaga at matiyaga, matiyagang matiyaga, maraming tiyaga sa pagkiklik ng refresh. Kasi ito yung usually na mahirap eh, yung pagka-click-click ng mga, yan. And guys, ito pa pala guys, pag pumasok po yung booking, ganito po yung mangyayari niyan. Kailangan po kasi meron siyang, ito guys ha, papakita ko sa inyo. Kapag ka may pumasok na booking, hindi po agad-agad yan papasok sa inyo. So, meron po siyang code. Ganyan. So, kailangan nyo pong type yung code na yan. Alam mo, 444. Yan, 444. Yan. Kailangan nyo pong i-type yung code na yan bago pumasok. Yun po pala yung pinaka mahirap na gawin. Kasi, agawan kayo sa booking. Napakahirap, guys. Yung booking na yan, hindi yan katulad ng system up na
pag pumasok sa inyo, dire-diretso i-accept nyo lang. Dito po sa TokTok is meron pong yan, katulad nyan na code na mapasok. And ito pong mga number na to is ano din siya, hindi siya naka-steady lang. Every na may mapasok na booking is magbabago po yung yan. Tulad ito, 502. Pagsusunod po na booking, iba na naman po yan. Tulad nito. Wait lang po, ha? Hanapin natin. Magbabago siya, magbabago. Magbabago at magbabago yan. Iba-iba po talaga yung numbering na yan. So, kapag mabagal-bagal po kayo, kasama ang palad, wala. Hindi nyo makukuha yung booking. Ayan po ang magiging kalalabasan niya. This order is no longer available. So, ayan guys. May papasok na naman na booking. Iba na naman po yan. Magre-reshuffle na naman po yan. Then, may mga code na naman kaya kailangan pindutin. Kasi pagka kayo po yung nauna, ma-accept nyo yung booking. Pero pag hindi po kayo mauna, pag mabagal po kayo, yon. Hindi po mapupunta sa inyo ang booking na yan. So, talagang tiyagaan lang. Ayan guys, meron din pala na ayan, nagka-cash on delivery. Kung meron po kayong pang-abono or sa tingin nyo is scam or depende po, talagang tiwala lang po, kukunin nyo po yung booking na yan. Pero kung tingin nyo may parang kayong pang-abono, pwede nyo pong igo. Ayan guys, ganyan po ang system ng sahuran sa bilang TokTok rider. Yan, depende po sa inyong booking ang kalalabasan ng inyong sahod. So, wala po siya talaga na regular na sahod. Ayan guys, oh, may pumasok na booking sa akin. Ayan, 144. Ayan, magiging, ano ko siya kanya, 144 pesos. Ayan, ang mababawas po sa akin is 2880. Ayan guys, so may pumasok siya. Subukan natin i-accept. Accept natin ha, subukan natin kung mapasok sa atin. Ayan guys, tulad yan, oh, di ba? So, pinutin natin ng 0. So, 2. Mali ang pagpindot ko. 2. Sa sobrang bagal ko, guys, malamang hindi mapupunta sa akin itong booking na to. 1. Ayan, oh, guys. No longer available. So, meaning, hindi napunta sa akin. Kaya sa napunta siya sa iba. Ganyan, guys, ang pag-booking, ha, guys. Ganyan lang po. So, diba, madali lang. So, ano ulit? Refresh lang tayo. Yun po, guys. Ang sample ng booking. Yan, refresh lang. Hanggang sa may pumasok uli. And guys, hopefully meron po kayong natutunan sa aking video tungkol sa sahod ng o sakita ng isang rider. So, kung gusto niyo po ng extra, pwedeng-pwede po kayong mag-apply. Then, kung kayo po ay masipag-sipag at matyaga, pwedeng-pwede na po ito sa inyo.